lalaki, alam natin yung aray-aray, ang sakit ng dibdib, right? Sa babae, pwede rin yun, pero meron ding mga unusual na nakikita sa, na inaatake sa puso na babae. Sumasakit yung braso, parang sumasakit yung braso, sumasakit yung balikat, no? Yung mga tapos parang, hindi naman ako napagod, bakit ganon? Tapos nag-iiba na nahihilo na. Yun ang mga kung minsan na nararamdaman, na mga inaatake sa puso na babae. Lunch break chat! Magandang araw po sa inyo lahat, Armand Q. Bengco, dito sa Pisobilities Facebook page. Sana nasa bahay kayo talaga yan. Second week of the second month of the new year, 2021, February 8th, Monday. Dahil pag Monday, ano ang meron tayo? Ate Doc! Ate Doc, Dr. Eleanor B. Tan. Ate Doc. Morning. Good afternoon. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayo nanonood. Ay, oo nga pala. Oo, magandang araw po. Mga nasa dubi, nagigising pa lang nila. Yung, oo nga pala. Oo nga pala. Kagabi na. Nandito sa Asia, Southeast Asia, East Asia. Magandang tanghali kaya. Magandang araw sa inyo lahat. Yeah. Ate Doc. Yes. Ano natin ulit? Eh, usapang puso. Dahil Pebrero. Okay. Oo nga, Pebrero pa kasi, no? Tayo mga... Okay, go! Siguro dahil na lang doon sa sinabi mo, Ate Doc, na yung anything related to the heart, di ba? Yung one na sakit o nakakamatay ba sa Pilipino? Tama ba? Number one. Hindi cancer, hindi kung ano pa yung mga nai-imagine nyo. Number one, na killer ho sa atin, sakit sa puso, kay babae, kay lalaki. At hindi lang ho sa mga matatanda. Kung ini-imagine nyo sa lola nyo lang yan, o kaya sa mga magulang nyo na may edad na, hindi po. May mga nasa 20s pa lang, 30s, sa lifestyle natin ngayon. Sabi ko nga, emphasis, lifestyle. Hindi minana sa magulang, kung hindi dahil sa kinakain na mali or walang exercise or yun na nga, yung masyadong nasa stress. May chemistry kasi na nangyayari sa katawan natin na nakakadagdag sa problema. So, nagkakaroon ng atake sa puso kahit bata-bata pa. No? So, yun. Either na nakita mo talaga o napag-aralan nyo, how young can it start? 20s. Ano? Unless, okay, usually kasi kung kunwari, sasabihin mo, oh, meron akong alam teenager na namatay sa sakit sa puso, for example. More likely, pinanganak yun na talaga may problema, no? Sa sakit sa, may problema talaga sa structure ng heart niya. Pero usually, mga 20s, lalo nga ngayon, again, balik, emphasis sa mga ano lifestyle natin. Bata pa, nagsisigarilyo na. Aman, nagsisigarilyo na. Tapos, yun na nga, na hindi masyado na-exercise. Oo, hindi masyado nag-exercise, masyadong overweight. Yun. So it regardless na ngayon of age, in fact kahit na hypertension, alam natin yung mga story na talaga nangyayari na mga call center ages, wala pang mga 30 yung mga yon. And yet makikita na lang nila habang nasa upuan, inaatake na na hindi nila alam, no? Na hindi nagagalaw. So may mga andaming mga story na ganoon. So kaya wag dapat complacent yung mga nanonood dyan na mga 20 plus years old lang. Sabi na, hindi mangyayari sa akin yan. Well, unfortunately, yes, it can happen to you. Yes. Para hindi natin paulit-ulit yung na-discuss natin last week. Okay, go. Nabanggit mo mga kababaihan na at a young age, tinatamaan din, no? At, yes. In, lahat na, no? Pangalawa, sinabi mo yung paglalapot ng dugo, kaya yung aspirin o aspirates, mabuti. Nakatulong. Sinasabi kasi nila, may mga findings na mukhang very common, very early morning, nagkakaroon ng mga attacks. And they're attributing it na medyo mas malapot pala, medyo malapot-lapot ang dugo natin, mga alas 4 ng, kahit natutulog ka, at wala kang ginagawa, malapot-lapot ang dugo daw natin, mga alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. So, ina-advise ibang mga doctor, especially kung at risk, na mag-aspirin after dinner or during dinner.
para makatulong na kahit kasi yung aspirin long acting yun eh, nagiging kumbaga nagiging malabnaw ang dugo natin. At kung malabnaw kasi hindi problema yan. Ang malapot na dugo kasi pwedeng mamuo, nagka-clots, and therefore pwedeng kumalat yung clots net kung saan-saan bumara, no? So at pwedeng bumara doon sa mismong blood supply ng puso. So pwede ka atakihin sa puso talaga, di ba? At Doc, ito na yung mga tanong gusto na nilang tanong, yes. Go tayo, go. Teka, ito kay Jennifer Bulda. Doc, yung malakas po, humilit na bata at matanda din, may problema po ba ito sa puso? Yung paghihilik daw, snoring, Ate Doc. Snoring, okay. Ang snoring is more of yung structure dito sa lalamunan, no? Ang problema lang kasi pag snoring, kaya nga maraming mga gadgets na kumisang pinapasuot sa mga humihilik kaya yung talagang matindi, is hindi talaga nakakapasok yung oxygen. Hindi nakakapasok ang oxygen ng maluwag sa katawan natin, no? Pag nagsusnore. Kasi parang may nakabara doon sa dulo ng yung halangala natin at saka kung saan pumapasok yung hangin sa katawan. So yes, because kulang sa oxygen, pwede kang atakihin sa puso. Pero hindi lang yung only cause kung bakit magkakaroon ng sakit sa puso. Maraming nagsasabi kasi na kaya nga hinihili kasi syadong mataba yung leeg. Armand, mataba ba leeg mo? Okay. Syadong mataba yung leeg or may mga structures na nasa leeg na baka may thyroid or whatever. Pero kasi, pag mga malakas masyadong humilik, pwedeng patingin niyo yan sa EMT kasi baka may makatulong para meron baka may mga gadgets na kasi na ginagamit ngayon para mas lumuwag at pumasok yung oxygen habang natutulog. Delikado kasi yun dahil minsan talaga humihinto pa yung paghinga pag doon sa mga taong prone maghilik. At yun ang dangerous, di ba? Ate Doc, ito kay Arlene Umali. Pero baka kailangan mo ng dagdag na impormasyon. Sinabi niya lang kasi, Ate Doc, lagi ako nagpapalpite. Ano ang mga kailangan mo pang itanong? Lagi daw siya nagpapalpite. Okay, may ano ba kahit nagpapahinga? Di ba? Kahit nagpapahinga. Pwede ko sagutin din naman yan. Ang isang common, ano sa kababaihan kasi, pwedeng puso, of course, pwedeng cardiac. Definitely, wag mong mamaliitin or wag mong i-echipere yung ganyan symptoms. Pero very common sa mga kababaihan, mga Pilipino na kababaihan na medyo, I'm sure, bata-bata pa siya, no? Na mga thyroid, pa-check nyo rin yung thyroid ninyo. Nabanggit na natin yung thyroid dati. Parang botay yan na nandito sa leeg natin. Organ yon na nagre-release ng mga hormones, na mga, again, chemicals na kailangan ng katawan natin, no? So, pa-check mo din yan yung thyroid mo. Not just yung heart, baka yung thyroid din may problema. Okay. Ito kay Beyonce Valdez, medyo... I hope this is not serious. Okay. Paalaman dito. Ate Doc, ask ko lang. Since 17 years old, nagme-maintenance po ako ng pravastatin. Okay. Pravastatin. Madalas po ang pagkakaroon ko ng chest pain at shoulder pain. And may gastroenteritis po ako, Doc. Yun po ba ang cause nito? Ang bata naman ito at 17. Okay. Kung 17, ang iniinom niyang gamot ay para sa cholesterol, no? Meron tayong, alam na, kung natatandaan mo, Armand, meron nagtanong sa atin na yung sa cholesterol na parang ang taas-taas ng cholesterol kahit bata pa or what. May mga ganun talaga na mamana. Yan yung mga kumbaga kondisyon na namamana. Meron kayong lahi na for some reason hindi ho na po proseso ng mabuti yung cholesterol ng katawan. So ordinaryong tao, pag kumain ka na medyo mataas-taas ang cholesterol nung kinain mo, napoproseso yan ng katawan para hindi bumara doon sa mga daluyan ng dugo. No? Pero may mga iba, may problema sa pagproseso ng kanilang cholesterol. Yun, namamana yun. Ngayon, yung iniinom niyang gamot para doon. Ano? So pwede kasi na because natin mo 17 years old, ito nga yung sinasabi ko na pinanganak ka na may ganung problema. No? So of course, kailangan uminom pa rin ng kung ano yung sinabi sa'yo ng doktor na inumin mo, inumin mo yung gineseta sa'yo. Gastroenteritis is problema lang, lalo na sa mga may problema na ganito sa puso or nagkakaroon ng problema sa kanilang mga heart rate and all. Because pag nag-gastroenteritis, ewan ko kung tama yung pagkaano niya na gastroenteritis means usually nag-LDM yan. And therefore, nawawalan ka rin ng potassium sa katawan. And pag nawawalan ng potassium sa katawan,
talagang importanteng mineral din kasi yon para sa pag-function ng muscles natin in general. And ang puso natin ay muscle. So, kung ano, again, patingin ka sa doktor, usually, pag mga ordinary gastroenteritis lang, pinapainom natin ng mga oral rehydration fluids. Kung wala kayo nun, kung di ka makakabili, pwede kang minom ng Gatorade muna, o kaya, pero mga panandalian lang ito, no? Mga Pocari Sweat, para ma-replace yung potassium. Kasi kung talaga may problema na sa puso, or may potential problema sa puso, manmanan nyo yung potassium levels. Yeah. Ito coming from MC Amor. Pag may anemia po ba, posible magkasakit sa puso? Ano ba yung, ano muna yung anemia? Okay, yung anemia kasi is kulang yung pulang parte ng dugo mo. Okay, so yung kulang yung pulang parte ng dugo mo. Yung pala man yung nagdadala ng oxygen sa katawan, sa iba't ibang parte. Humihinga tayo, pag huminga tayo, pumapasok yung oxygen na yon nadadala sa iba't ibang parte ng katawan dun sa pulang parte ng dugo. Ngayon, kung kulang yon, dahil siyempre sa mga kababaihan, lagi tayong may monthly period, for example, nababawasan talaga tayo ng dugo. Pero nagre-recover naman supposed to be yon. Pero kasi siyempre, naka-hinge din doon kung okay yung nutritional status natin. Kung marami ka bang kinakain ng green leafy vegetables, mataas sa iron, so nakakatulong yon para hindi magkaroon ng anemia. No? Very common yun. Bulate. Sa Pilipinas, may common pa rin kahit sa may edad na ang mga bulate, nakaka-cause din yun ng anemia. Ang anemia kasi, problema ng red blood cells. Iba yung sa daan, iba yung sa puso o yung mga sa daanan ng dugo. Para bang sinabi mo, yung tubig ba may connection sa tubo? Pag yung tubig ba madumi, nagkakaproblema yung tubo. Siguro eventually, pero iba yun, ano? Yung anemia kasi more of ang kinaka-worry natin doon yung pagdala ng oxygen sa iba't ibang parte. And yes, kung malalang-malala yung anemia, pwede talaga maapektuhan yung puso kasi again, hindi nadadalhan ng oxygen eh. Sustansya yung oxygen sa lahat ng parte ng katawan natin. So pwede talagang ano, magka-problema sa puso dahil doon. Si Leng Torres naman, sabi nga, ako po ay may ischemia since 2011 pa. Ano yung ischemia? Ischemia is, hindi nagkakaroon ng oxygen yung puso. Okay? So may bara. So, doon sa muscles ng puso, hindi dumadaloy doon yung dugo. Yung, so, makitid yung daanan ng dugo. Kaya, maaaring yun ang ano, sagin ng kanyang ischemia. No? Hindi nagkakaroon ng oxygen or blood supply yung muscles ng puso. Okay. Ano yung tanong? Alam na niya yung ischemia eh. Wala eh. Sinabi nga lang, ako po merong ischemia since 2011. Okay. So kailangan ko ano man yung nireseta sa inyo ng gamot, inumin niyo ho yun. No? Inumin niyo ho yun. Ito, Ate Doc, bakit may baby pa lang may problema na sa puso? Pwede. Mga congenital heart disease, yun ang tinatawag. Sa totoo lang, maraming congenital heart disease na nasa category na hindi alam kung bakit. Okay naman yung nanay, okay yung tatay, and yet pag pinanganak, merong congenital heart disease, no? Pero may iba, sinasabi nila, baka nagkaroon ng sakit ng nanay habang pregnant or whatever, pwedeng makaapekto, pero pwede namang hindi, di ba? So, again, the earlier na detect yon, the better. Yung mga sinasabi nilang blue baby, di ba? Ang problema kasi is, because nga may problema yung bomba ng puso, hindi kumakalat yung oxygen sa iba't ibang parte ng katawan, hindi nakikita mo parang nagiging blue or nagiging medyo dark na yung kulay ng baby, hindi reddish or pinkish. Diba? So, yung puso, nagbobomba ng oxygen tsaka ng dugo, tama ba? Yung oxygen, nasa dugo. Okay, yung oxygen nasa dugo natin. Oo. So yung dugo natin dumadaloy sa kahit sa ang parte ng katawan. So yung dugo ang tagadala ng lahat ng sustansya katulad ng mga sustansya na kinakain natin, oxygen na hinihinga natin, dinadala yun ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. At ang mga importanteng parte ay for example, utak, yung muscles mismo ng puso, kidney, di ba? Yung mga yun kasi yung mga medyo mahirap na walang blood supply, okay? May mitral valve prolapse po ako. Okay. Chance! Ano ba yun? Hindi. Mitral valve prolapse, very common din yan sa mga kababaihan na yung puso kasi natin, kung nakarinig na kayo ng heart sounds, I'm sure, maski sa mga pelikula, di ba, inano niyo, love-dub, 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 di ba, ganun yung mga heart sounds, right? So yung sounds na yan, kine-create yun nung mga valvula sa loob ng puso.
for some reason maraming kaso na wala namang problema 'yon. Hindi naman talaga binibigyan ng gamot unless nagkakasimptomas na yung bulbula sa puso hindi umaandar ng tama or hindi nagfa-function well or medyo nahuhuli sa pagsarado bukas, no? So yun yung inaano na problema na nakikita nila sa maraming kababaihan actually. Ngayon, definitely kailangan kung na-detect na nila yun, it's a good idea. Kung wala namang symptoms, that's good. Pero it's a good idea at least annually, every year, patingin ka sa cardiologist mo para masigurado na talagang hindi na ko-compromise yung function ng puso mo dahil doon. Okay. Okay. Follow-up niya, sabi po sa akin, need daw po ng operation. Di daw po kasi nagsasara. Ah, oh, yun. Yan ang ko sabihin. Kasi kung medyo serious na hindi, kasi dapat bukas-sara yun eh. Ang kasi dumadalo yung dugo din naman natin sa iba't ibang parte ng loob ng puso. Kung hindi siya nagsasara, naghahalo na yung dugo na may oxygen at yung dugo na walang oxygen. Para lang mabilisan lang, pag huminga kasi tayo, siyempre mamapasok yung oxygen. Ano? Pagkatapos, pumupunta yan sa lungs natin. Pagpasok sa lungs natin, dumadalo yun doon sa mga maliliit na blood vessels na papasok ngayon doon sa puso natin. So ngayon, pagpasok sa lungs, may oxygen yon, yung dugo na dumadaan doon, may oxygen na siya, dadaan sa puso yon. Pagkatapos, idadalhin niya sa iba't ibang parte ng katawan. Tapos ang gagawin ng dugo natin, kukunin din niya, siyempre dumadalo yon, iniiwan niya yung oxygen doon sa iba't ibang parte ng katawan. So pagbalik niya sa puso, siyempre wala siyang oxygen, right? So dadaan na naman siya doon sa may lungs para makakuha ng oxygen. And so on. So imagine mo yung nangyayari sa loob ng puso na yon. Kung hindi nagsasarado at nagbukas-sarado ng tama yung mga valvula, naghahalo na yung dugo na may oxygen at walang oxygen. Ang suma total is, hindi ka nagkakaroon ng enough oxygen para sa mga parte ng katawan na kailangan ng oxygen. Kaya siya hinihingal lagi. Yon, exactly. Exactly. Kasi nga, sinisignal ng utak mo na, uy, kulang pa tayo ng oxygen, so hinga ka pa. So yun ang problema. Okay. Ang daming tanong, Ate Doc. Medyo sana good. Ating maikli. Para, okay. Napaka-komplikado. Ang galing ng Diyos, no? A complicated anatomy, no? Yes. Clockwork, no? 24 hours. Yes. No? Galing ng pagkagawa ng Panginoon sa tao. Si Vicky Cruz, sabi niya, Ate Doc, medyo maitim po kasi madalas ang red black ko. Normal lang po ba yun o dapat na ako magpa-check-up? Check-up na siguro, no? Ang ano kasi noon is, depende kung ano ibig mo sabihin ng maitim, no? Kasi may mga ang dugo naman talaga natin, pag nagka-clot na, pag nakikita na natin, tayo mga kababae, pag nagkaka-period, pag nakikita natin yung paglumabas sa katawan natin, may clotted na yun eh, di ba? Hindi na siya yung mapula na dumadaloy na dugo. Note na, for lack of a better term, parang basura na ng katawan yan. Hindi naman kailangan ng katawan natin yan eh, no? So lumalabas. Walang oxygen na yung dugo na yan kasi basura na eh. Hindi naman kailangan na may oxygen siya. Baka yun ang isang reason na darker. Pero kung wala ka namang symptoms or ano, then hindi kailangan ka mag-worry. Pero if you're worried about it, then might as well magpatingin ka sa OB-GYN eh, kung may problema. Oh, ito, kasamahan ko to si James Gonzalez. Sabi nga, hi Ate Doc, kakatapos ko lang po ng APR ko and may finding po ako na tachycardia. Ano tachycardia? Ito? Diba sabi ko kasi noon? Ang sabi ko noon kasi is 60 to 100 beats per minute ang normal. Tinignan mo yung pulso mo, diba? 60 to 100. Tachycardia is more than 100. Ang problema kasi doon is, again, okay lang yun kung tumatakbo ka or nag-exercise kasi siyempre kailangan ng energy. Again, kailangan oxygen ng katawan mo, ng iba't ibang parte ng katawan, so bumibilis yung puso. Pero kung nagpapahinga ka at bumibilis yung puso, may problema tayo. No? Bakit kailangan mag-work overtime yung bomba na yan? So definitely, kailangan manmanan mabuti, lalo na kung nauuwi na sa paghihingal or yung nahihirapan huminga. Definitely, kailangan mag-follow up sa cardiologist mo. Okay. Ito, Ate Doc. 5 years old na bata, 49 kilograms. Laging nag-nosebleed every week. Naman ganun, every week. Nag-nosebleed. 5 years old.
Okay, ang mga bata, usually, pag nagkaka-nosebleed ang mga bata, it's either may foreign body, or not literally na, kunyari, may nasinghot na cant na bigas or whatever. Kumisan kasi, kailan kung hindi malinis yung loob ng ilong, alam naman natin yun, di ba, may namumuong dumi dyan na, na pinapasok nila ng pinapasok na maaring isa yun sa pinaka-common causes. Pero kung every week na, then definitely patingin nyo po yan sa ENT, no? Para masilip po yung loob ng ilong. Okay, coming from Manny Batalo Mangangsong. Okay. So my concern is my GERD, G-E-R-D. Okay. May chance kaya magkasakit ako sa puso, lakas ng kabog ng puso ko always po. Okay, yung GERD kasi is problema ng Chan Sikmura. Okay? Ibang system yon dahil kasi hindi yan nasa cardiac. Hindi yan sakit sa puso. Pero kasi sabi ko nga, katulad nung naging question natin dati, kumisan yung ibang may GERD, pag masyado kasing active yung asido sa tiyan, at yung valvula na nagse-separate dun sa esophagus mo, dun sa tiyan, di ba? Pag kumain tayo, dadaan sa tubo yan, bababa, papunta dyan. Yung tubo na yun, may valvula sa dulo. No, hindi naman pwedeng yung may nangyayari dun sa loob ng tiyan mo, lalabas-labas yung asido. Pero kasi sa GERD, may problema yon. So, kumisang may lumalabas din ng mga gas, and therefore, yung parang heartburn. Di ba, tinanong mo yun last week, Armand, yung heartburn. So, pwede kasi na nakakasakit ng, bumabara dito sa gitna ng dibdib yung bubble na yon. At siyempre, nahihirapan mag-heart. Merong mga ibang organs dyan, nahihirapan gumalaw yung puso. Pwede kasi isang caution. Pero again, just to be sure, kasi pwede mo siling, dahil sa GERD. Pero just to be sure na hindi galing sa puso kasi baka iniitsipera natin na hindi, GERD ko lang yan. Might as well patingin din talaga sa cardio kung talagang madalas na nangyari ito. Sabi niyo magkaroon ng bubble, feeling of heartburn, yung... Saan yun? Paano iiwasan? Unfortunately kasi, ang kailangan yung hindi yung symptoms na gagamutin. Ano ba yung sanhi talaga nun? Kung ang cause talaga noon is yung GERD mo, yung hyperacidity, then definitely may mga gamot para dyan. No? So, hindi para gamutin yung bubble na yun. No? Ang definitely para ma-prevent kang magkaroon ng ganon is gamutin yung kanyang GERD. No? May mga gamot para dyan. Joan Fernandez, tanong niya, madalas siya bangungutin. Okay. Posible may heart disease, magdasal ka bago ka matulog. Armand, ikaw ba nagdadasal? Ikaw nga yung malakas bangungutin. Ang bangungot, marami ho silang teorya para dyan. Una-una, wag matulog agad kung kakakain pa lang dahil kasi kailangan din naman iproseso muna. Sinasabi nila kasi na kailangan ng katawan mo ng oras na gawin yung kailangan niyang gawin, di ba? Maraming teorya ang bangungot. Sinasabi nila yung pancreas mo or lapay ang may problema. Sinasabi naman nila baka kulang sa potassium, lalo na kung medyo napalakas ang kain. Maraming kanin na kain. Tayo pa naman, no? Pag masarap sa ulam, daming kanin. Nababawasan din kahit paano yung potassium nun eh. Eh, ang potassium pa naman, yan, nabanggit ko kanina, importante para sa muscles. Eh, yung muscles natin sa paghinga, yung diaphragm natin, yung muscles natin na kumakandong sa baga natin, kailangan natin na nagpa-function yun. At kung hindi, kung nanghihina siya, pwedeng source ng bangungot. Yun, no? Subukan nyo yung mga ganong mga nasasabi nilang mga tip na huwag masyadong malakas kumain, lalo na pag gabi na, at saka abangan ninyo yung alcohol din, no? So, nakakadagdag kasi yun. Ate Doc, kulang ang ating oras, gustuin man natin mag-overtime, imbitahan mo sila sa yung Facebook page. Ayan, okay. So yung mga gusto nyo pa kung may mga tanong po kayo, pag-usapan mo natin, ayan po nasa screen, facebook.com/docnorge. I-post nyo lang po doon yung mga tanong ninyo. Pwede ko kayong sagutin dyan. At libre po ang telemed kung gusto nyo ng one-on-one na diskusyon nating dalawa para po sa kung anong specific problem ninyo. No? So yun, facebook.com/docnorge. Thank you, Ate Doc! Thank you very much. At sa susunod na Lunes, babalik po si Ate Doc. Okay? Thank you! Kita po tayo mamaya! Bye! Bye! Thank you!